So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at saan sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kami EWM at sa mga customer session sa katakala makababayan, ang kailang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Monday sa ating lahat! Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 124 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Rebel Ferrer Official. Meron siyang 107 na mga comments. Amy Joaquin. Meron siyang 72 na mga comments. Tsaka yung pangalan po na user. Meron siyang 68 na mga comments. And Eduardo Cartera. Meron siyang 40 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors or ang ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you, thank you so much. And also, makakabahin ko, well, welcome rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan po sila si Edmond Castillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjoy Napiques, Gold Digger, Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang kalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much po kay Rolando Domingo. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And of course, well, i-welcome rin po natin ang ating mga early birds. Nandyan po sila si Elmer Haka or Jaka na nandyan sa Abu Dhabi. Siya po ang panganay na anak po ni Ma'am Ying Gimenti sa makabayan. And also shoutout po kay Ma'am Lita Magna from North Carolina. Nandiyan po si Emelita Somailo Kilay. Hi to Giselda Langbat. Nandiyan po si Nelson Caravana, Junits Jax, Olet Langcake. Hi to Annabel Hoson, Alicia Leek, Iris Steve, Liani Viley Reed. Nandiyan po si Ortiga Pau, Blessy Carunan. Hi to Gemma Ramirez, Linda Lim, Maria Marlene Embido Bautista, Rose B, and Ma'am Romana Manuel. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Or how is your day? And also yesterday. Enjoy ba kahapon mga kabayan? Di ba kahapon ano ang araw ng Pasko na muling pagkabuhay po ng ating Panginoon? And I'm very sure that some of you nag-spend po doon sa beach mga kabayan. Kasi nga nakita ko po doon sa mga Facebook account, halos lahat po na dumaan po sa aking wall po sa Facebook mga kabayan, naligo po sila ng dagat. So I'm very sure na nag-enjoy po lahat ang ating mga viewers kahapon yung napunta po doon sa mga siguro nag-spend sila sa ibang lugar, sa ibang country, nag-vacation sila, and also, like for example po, doon po sa mga nangaligo po ng dagat makabayan. Again, so kahapon, enjoy po ang lahat. So anyways, ngayong araw makabayan, alam niyo po, kasi nga nabuhay na ating Panginoon, pati po yung mga palinira po ng mga anti-Marcos, yung mga bata-bata po ni Digo makabayan, yung mga proxy ng China, mga bayaran po ng taga-China na mga vlogger, nagpalabas po ng fake news makabayan. Yes, meron po makabayan. Yung post nila, doon po sa Facebook, actually itong vlogger na to, kilalang kilala to, pero dito po sa kanyang ginawa, matatanggal po or mawala po ang kanyang credibility makabayan. Kasi nga nagpalabas siya ng post doon mismo sa kanyang Facebook account na yun po ay fake news at saka edited makabayan.
Kasi nga, dito po sa issue po ng West Philippine Sea, di ba yung mga vlogger po, sila si Roque, sila si Hitad, sila si Banatbay, di ba, inuudyo ka na dito yung taong bayan na matakot talaga at talagang tinatakot ng mga kabayan. Kasi sabi nila, hindi na itong magtatagal, magkaroon daw dito ng gyera sa Pilipinas, mga kabayan. Magkaroon daw ng gyera. Pero siyempre, ginawa po ang lahat, at saka gagawin rin po ng lahat ng ating gobyerno, DBM, na hindi po mangyari yung gyera, mga kabayan. Pero alam niyo po, nakita doon sa post po ni Roque, na bumalintong si Makahabayan. Di ba napansin pa natin? Di ba sabi niya ngayon sa latest niya na vlog na wala dang nangyaring secret agreement or gentleman's agreement doon po sa Ayungin Sol, pero dyan lang po daw sa West Philippines si Makahabayan. Di ba kasi kapag isa no, yung una kasi sinabi niya na merong nangyari po na gentleman's agreement dyan po mismo sa West Philippine Sea at saka maging overall kasi makabayan, maging generalized po. Di ba? Nung una wala yung sinabi na sa West Philippine Sea lang po, sabi niya meron pong gentleman's agreement between kay Digong at saka doon kay Xi Jinping ng China, makabayan. Pero ngayon, tinanggal niya sa statement yung sa Ayungin Sol, yun rin daw sa may West Philippine Sea, makabayan. Biglang bumalintong na. Kasi nga, nakita natin, ito pong si Roque, kinuyog po ng mga DDS na mga vlogger. Kinuyog, makabayan, sinisisi nila. At saka parang napapitik-pitik sila ka ngayon, makabayan. Todo depensa sila kasi nga sila kinuha dito na maging proxy po ng taga-China. Mamaya pag-usapan natin po itong si Roque kasi nga meron siyang latest po na ilabas po na vlog dito na kung saan ito po ay continuation doon po sa kanyang last na vlog, makabayan, last Tuesday. Naalala ba natin yan, yung vlog niya tungkol po sa isang Judas na kung saan ito pong si Judas daw inahalin tulad niya dito po kay PBM. Kahit wala po siyang pinangalanan dito na isang leader, pero klarong-klaro naman talaga ang kanyang pagkasabi na ito pong ginawa po na isang Judas doon sa ating Panginoon, ang pag-trader po kay sa ating Panginoon, ito rin daw ay ginawa ng isang leader dyan sa Pilipinas. So wala namang iba, makaabayan, di ba, klarong-klaro talaga, si PBM po ang kanyang pinatutungkulan dito. Okay? Alam niyo ba na napahiya siya, makaabayan? Kasi nga, doon po sa last, sa kanyang last po na vlog, makaabayan, last Tuesday, di ba sabi niya, huwag daw kayong makaalala yung kanyang mga followers kasi darating daw yung muling pagkabuhay daw ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin na mawala na daw doon sa matatanggal na daw ang pangit na sistema ng gobyerno natin, matatanggal na daw si PBM kahit wala siyang sinabi po na pangalan, pero klarong-klaro po na gusto lang pag-resignin dito si PBM para daw gaganda na ang sistema ng bansa natin, ang bansang Pilipinas. So ngayon nang dumating na po dito yung Sunday, kahapon, makaabayan, na yung araw ng pagkabuhay nating Panginoon, abay napahiya, hindi nangyari, makaabayan. Kasi nga noon yung sinabi ng kanyang edition po, sa kanyang vlog po sa Judas, darating daw ang araw, this coming Sunday ngayon, makaabayan, di ba yung araw po ng pagkabuhay nating Panginoon, mawawala na daw itong si PBM. Matatanggal na daw, magre-resign na, pero hindi nangyari, makaabayan. Napahiya. And also pag-usapan rin po natin kasi nga itong si Tikiya, makaabayan, si Tikiya po ito ng Publicos kasi nga in-interview siya kahapon po doon sa SMNI. Sorry, meron pang SMNI pero yung DZXL ba yata yun ang name po ng alang network na ginamit po. In-interview doon itong si Tikiya. Kasi nga, nagsalita na rin po dito, itong maka-China, si Tikiya, asa ito rin po ay tau-tauhan po ni Digong, makaabayan. Nagsalita na rin po itong si Tikiya. Kailang doon nakatawa naman kasi. Kasi nga, tinanong siya, kasi nga marami siyang sinabi, makaabayan. Ito pong tungkol pa rin po sa issue po ng West Philippine Sea na kung saan uminit na daw. Nagkaroon dito ng tension, baka mawi rin po daw dito sa paggera at yan po ay dapat sana hindi mangyari, makaabayan. So, tinanong siya ng host kung ano ba daw ang kanyang maipapayo dito kay PBM at saka doon po sa mga mababatas, makaabayan. Ang issue po na dito ng internal at saka yung external. Bakit daw nakafocus na daw ang gobyerno po ni PBM doon po sa West Philippine Sea na pagkos marami daw issue doon po sa internal at saka sa external, makaabayan. Like for example, yung ating food sufficiency at saka doon rin po sa issue po ng agriculture, makaabayan, pati rin po ang issue po ng pataas po ng presyo ng bigas. Doon sila nag-focus ngayon. Okay, so mamaya sasagutin natin po itong si Tikiya, makaabayan, kasi nga nagpasaway dito. Halata po wala siyang alam sa mga nangyayari at hindi rin po niya nakita yung balita po na good news galing po sa ating gobyerno. At syempre, marami pang iba.
Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsalang mga kaabayan, well siyempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin ito mga kaabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How to do mga kaabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Supporters! And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga solid supporters na Sir Ivan, mga Sukid Sing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers! Mga bagong pasok sa Sing Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, welcome rin po natin ating mga kababayan po mga viewers, mga pinklawan or yung mga dilawan. So welcome po sa ating channel and thank you so much po na lagi pong at na inyo pong tinatangkilik ang ating channel dito at saka sinuportahan nyo po ang laban ni Sir Ivan. Thank you so much. So una po sa ating pag-uusapan mga kababayan kasi nga merong good news. Dahil po ito sa issue po dyan sa West Philippine Sea at siyempre si BBM nagsalita ng mga kaabayan. Ayaw po dito si BBM na basta lang po naapakan po at saka bababuyin po ng taga China dahil nga sa mga isyong ginagawa na dyan ng mga kahayupang kabulastugan dyan sa West Philippine Sea, parang inangkin na nila na sa kanila po ang teritoryo mga kaabayan. So dito po si BBM nilagdaan na po niya ang Executive Order 57. Ito po ay para po maging mapalakas pa ang ating maritime security dyan po sa West Philippine Sea, pati po yung maritime domain ng Pilipinas mga kaabayan. So for more details, let's watch this. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay-dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tao, uhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ng Executive Secretary Lucas Bersemin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang secretariat ng council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit isang linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Oneida May 4 habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a
legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Wala naman nagpapalala ng tensyon o wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Totoo naman talaga makaabayan na hindi po naghanap po ng away, hindi po naghanap po ng gera ang Pilipinas, bagkos ang China kasi medyo hard-headed sila makaabayan. Gusto lang ipakita dyan sa West Philippine Sea na sila po'y gigantic makaabayan, yung hindi kaya po na malampasan, untouchable daw yung China makaabayan. Kaya dyan po sa West Philippine Sea, issue ng West Philippine Sea, gusto na ipakita doon na sila po dito ay malakas makaabayan. Pero hindi po ganun ngayon ang Marcos administration kasi hindi po dapat apakan lang po tayo, lalong-lalo na tayo, na alam po natin na tayo po ay nagmangyari ng teritoryo niya makaabayan. Hindi po yan pwede. So si PBM dito talagang nag-stand siya, talagang ipinakita niya dito ang dapat gawin po na hindi po ganun basta-basta na lang na aatras po ang mamayang Pilipino at saka hindi po, ulitin po natin, hindi po naghanap po ng gera ang Pilipinas. Dapat alam rin po nang taga-China kung ano ang rights natin dyan. So yan ngayon nagustuhan makaabayan, di ba? Kita natin doon sa isang ex-DND secretary na nagustuhan niya yung plano po ni BBM. Okay po ang plano ni BBM. Pero nakalungkot kasi, ito kasi mga taga-China, mga pro-China, mga vlogger, pilit kasi nilang dinidistort ito makaabayan. Sinisiraan po yung mga plano ni BBM. Maganda po yung plano ni BBM sa ibang tao, pero doon po sa kanilang mga followers, kanilang mga viewers po na mga maka-China, sabi nila, pangit daw yung plano po ni BBM. Mag-cause daw yan ng gera makaabayan. Pero ang napakaganda dito, kasi nga pati nga po pati po yung mga tao na hindi po ibinuto si PBM ay nagustuhan po dito yung ginawang estratehiya po ni PBM, yung pag-stand niya diyan sa West Philippine Sea makaabayan. So meron po akong babasahin po. Sila po ay mga pinklawan, mga dilawan or ibang kulay na hindi po nila ibinuto po si PBM pero nagustuhan nila ang style po ni PBM. Sabi dito ni Jerry, I'm all with our president in this fight. I did not vote him, but definitely he got my trust in this uphill battle. Let us all be united against this bullying and aggressions of CCP because the future of our country, the next generation is on the line. Enough is enough. Sabi pa dito na iba mga viewers makaabayan, as Filipinos, let us be united against a common enemy. If you are not with us, you are with the enemy. Yun po yung mga maka-China makaabayan, yung mga proxy ng China, mga vlogger. Sabi pa dito na, that is the kind of leadership we need now. For love of our country, I'm no fan of Mr. Marcos Jr., but at this instance, we have to support the president because Chinese aggression. We can't be disunited in facing the threat against our country just because our allegiance is on politicians. At sabi pa dito, full support, Mr. President. I doubted then your policies. That's why I voted the other candidate. But your fierce and brave stance against the CCP is highly commendable. We are with you, Mr. President, in this fight. So tingnan nyo yung mga comment po ng ibang kulay makaabayan. Nagustuhan nila ito yung stand po ni BBM at ang ginawa po ni BBM. Pero nakalungkot po sila si Rocky, sila si Trixie, sila si Maharlika, si Hitad, saka sila pong iba pang mga maka-China makaabayan. Pangit ho yan sa kanilang pandinig. Kasi nga, unti na unti rito, nahubaran na po ang pagkatao po ni Digong dahil po sa nangyari po sa West Philippine Sea makaabayan. Diba? So ngayon, siya nga pala, may nakalimutan ako. Hindi ko sinabi doon sa aking intro na meron po tayong balita mamaya-maya lang makaabayan kasi nga merong nagbulgar dito at ibubulgar pa yung kung gaano pa dito kayaman itong si Digong makaabayan. Yes, meron po. Actually, ang maglabas po niya ng balita na yan ay from Japan makaabayan. Isa rin po doon sa mga trabaho po doon sa newspaper. Siya po dito ang maglabas po ng balita na kung saan gaano na ba kayaman itong si Digong. Billionaires makaabayan, billionaires. Kasi kaya nga maraming nag-isip dito na baka yung 51 billion pesos, baka nandun makaabayan. Pero yung newspaper po ng Japan,
Doon siya kukuha po ng referensya sa Forbes, mga kabayan. Alam ba natin yung Forbes? Di ba yung Forbes, lagi niyang pinag-usapan dyan yung mga mayamang tao? So, kabilang daw itong digong sa mayamang tao, mga kabayan, baka nalampasan pa nga niya yung pinakamayamang tao dyan sa Pilipinas, billionaires. Mamaya, papakita natin yan. And also, meron muna tayong sasagutin. Kasi meron pong nag-message kasi Ivan. Actually, finoward niya sa akin. Nagtanong kasi siya, mga kabayan, bakit ba daw hindi na lang tayo gagamit daw ng helicopter during po sa mga resupply mission dyan sa Ayungin Shore, mga kabayan. Sabi niya dito sa kanyang text or message, "Hello, ask ko lang po, bakit hindi na lang i-helicopter yung mga supplies sa Sierra Madre? I mean, yung mas malaki pa sa helicopter." Actually, meron po tayong helicopter, mga kabayan. Siyempre, nandyan po sa ating naval, dyan po sa ating mga kasundaluhan, meron pong helicopter. And actually, ginawa rin po yan. That is month of January 23, mga kabayan. Last January 23, di ba nabalitahan natin na palipad sila doon ng supply, air supply, doon po sa Ayungin Shore para po bigay po ng tulong doon sa ating kababayan po mga kasundaluhan na doon po nakadestino sa BRP Sierra Madre, mga kabayan. That is January 23. And after that, hindi na po nasundan. Bakit si Ivan? Ang tingin ko dito, mga kabayan, no? Even though na hindi lang in-explain dito kung bakit hindi na tinuloy na yon or nag-stop doon, Siguro lang baka mag-instigate kasi ito ng false war accusations. Baka kasi makita dito ng taga China, ang Pilipinas nagpalabas na ng air zone, meron na sila mang helicopter to pandigma. Baka kasi yan pong isipin po ng taga China. So para po maiwasan ho yan, hindi na ho nila to itinuloy, mga kabayan, para hindi po tataas masyado yung tension. Kasi nga pagkatapos noon sa air zone na ginawa po yung air supply nga pala na pagbigay po doon ng supply doon sa BRP Sierra Madre na ginamitan po ng helicopter, doon nga napansin nyo ba tumaas na po yung tension po dyan sa West Philippine Sea? Napansin ba natin? Kasi nga yun po ang iniisip ko, baka siguro iniisip po dito ng taga China baka makipaggera na ang Pilipinas. So yan po'y iniwasan, mga kabayan. Okay? So sabi rin po dito sa nag-comment, may nakita ko doon ng comment, mga kabayan, sabi niya, "We do not have a commercial helicopter that could bring the supplies needed by the Marines stationed at BRP Sierra Madre. And we cannot use military helicopters that might instigate a sign of false war accusations that will be thrown to us by PRC." Sabi ba dito, pwede tayong gumamit sa air zone natin. Pero gusto nilang i-challenge ang mga Chinese Coast Guard to move away from that zone. At strategy natin ng government to show the whole world the abusive act of the People's Republic of China. The Department of National Defense under the leadership of Sik Gibo is aware of what is happening. Ngayon, mga kabayan, meron nga pala kung hindi na nabanggit sa inyo, 'di ba? Kahapon napag-usapan natin yung press conference po ng Chinese Defense Minister po doon sa China, mga kabayan. Ngayon, the same day, meron na po pala inilabas na press con saka doon, mga kabayan, binatikos nila yung mga reporters, mga media na lagi pong sumasama during po sa resupply mission, mga kabayan. Yes, actually kanina ko lang nakita, hindi ko nakita kaagad eh. Pero yung una natin na pag-usapan, yung binatikos niya, yung pong mismong statement na countermeasure po ni PBM. Pero doon po sa iba pong na press conference, ang nag-press con, mga kabayan, mababasahin ko lang po para hindi ito magkamali. Ang nag-press con doon, ito pong si Lian Jian, a Chinese Foreign Ministry spokesperson. Pati po yung isang babae, yung si Hua Chunying, siya po yung spokesperson po ng Chinese Foreign Ministry. So ang sabi doon ng lalaki, mga kabayan, mabasahin ko lang po, "Whenever the Philippines carries out an operation in the South China Sea, it brings journalists along, including photojournalists from third countries. Why would the Philippines do that? I believe anyone fair-minded and unbiased can see that." Nagtanong sila, nagtataka sila, at saka bakit daw magdadala pa ng mga kamera na mga journalist, na mga reporters po, media men, ang ating kababayan po mga kasundaluhan every time magkaroon po ng resupply mission. What do you think, mga kabayan? Please comment down below kung ano po ang ating answer. At saka dito na po, sasabi rin po dito ng babae na si Hua Chunying, "It's time the Philippines delivered supplies to the grounded warship. They had many journalists on board and had them manipulate the videos they recorded to make sensational news and project the Philippines as a victim." Minanipulate daw yung video, mga kabayan. Meron pang video mamanipulate?
What you see is what you get. Kaya nga nagdala po dito ng journalist, ng mga cameramen, yung ating kababayan pong mga kasundaluhan para meron ditong transparency, mga kababayan. Baka kasi kapag wala pong ebidensya, wala pong video or pictures lang, mahirap kasi basahin dito kung sino ba ito ang may sala, mga kababayan. So ngayon nakita na po, nakita po ng buong mundo ang kababuyan dito, ang kabulusdagan po ng taga China, ang ginagawa na itong pangkahayupan sa ating kababayan po ng mga kasundaluhan doon po sa West Philippine Sea, dahil po yan sa taga media, mga kababayan. So good job po taga media na talagang napakaisog na, mga kababayan. Talagang matapang sila na pumunta doon o sumama doon. Pero alam naman po natin, wala naman kasi itong ikakatakot kasi nga alam po natin, hindi po tayo gigirahin po ng China, mga kababayan. Hindi po yung mangyayari. Bakit? Una sa lahat, ulitin ko na po dito, bagsak po ang kanilang ekonomiya. Noted ho yan, documented ho yan. At saka, ang higit sa lahat, marami tayong alay, mga kababayan. Maraming alay. Hindi na po ang taga-US. Diba, nakita na po natin yung China. China naman. Nakita na po natin po yung India, Netherlands, yung sa Canada, doon po sa Singapore, sa Korea, nagbigay dito ng suporta po sa Pilipinas, mga kababayan. Ang mismo nga ng Taiwan, hindi nga kaya po lang sakupin. Hindi nga nila na kaya po nagirahin, mga kababayan, na kung saan noon po nagplano silang gigirahin dito yung Taiwan, pero hindi nangyari. Bakit? Ang Taiwan po, marami silang allied, mga kababayan. Maraming allied. Disenyo po sa Pilipinas. So, okay na ba? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot doon. Gunggong talaga yung mga vlogger na yon eh. Kasi nga, sila ito'y nahiya na. Yung mga vlogger na mga taga-China, mga proxy ng China, mga kababayan, nahiya na kasi sila. Kasi nga, nakita natin dito, yung kamalian po ng previous admin, lalo na sa share po dito ng West Philippine Sea at prinuntiktahan lang po nila dito ang mga Duterte, mga kababayan. So, normal talaga sa kanilang side na ganun sila, na-counter-attack sila dito, pero ang kanilang counter-attack, kabubuhan, mga kababayan, na wala-wala sila dito sa ibig sabihin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea at ano po ang habol ng China dyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Alam ba natin na meron pong mga minerals dyan? Meron pong gas dyan makukuha po ang taga-China. Di ba nakita na po niyan sa kanilang balita sa CCTV, mga kababayan? CCTV News Agency, sila mismo dito nagbalita na meron silang natuklasan na kaya na minerals, kayamanan dyan dyan po sa West Philippine Sea, yung gas nga, mga kababayan, magiging gasolinahan na ho yan. So anyway, oil nga pala, yung oil nga pala. So anyways, dito po sa spokesperson po ng taga-China, ang spokesperson po ng taga-China, yung Chinese Foreign Ministry, kahangalan na po ang kanilang sinasabi dito. Gusto lang i-distort dito ang totoong nangyari, mga kababayan. Maganda nga ang ginawa ng Pilipinas para merong transparency, mga kababayan. Diba? Okay ba tayo sa ginawa po ng Pilipinas? Diba? Transparency talaga yan. At para hindi ito mamali-mali po, kapag meron nang mangyari dyan sa West Philippine Sea, madali lang po yung sasagutin kasi meron pong video, mga kababayan. Okay? So anyways, dito na tayo po sa paninira po ng bata po ni Digong, mga kababayan. Sino yan, Sir Ivan? Itong babae, itong gunggong na to, alam nyo, itong si Crisette, ayoko sanang patulan to eh. Kaya lang, sa kanyang post, mga kababayan, marami pong nakita. At sali nag-viral kaagad to, kasi nga tinatakot niya ang taong bayan. Sabi niya, at sali ang post po, doon po sa Aircraft Combat. Alam nyo ba yung Aircraft Combat? Ay bago lang ho yan na Facebook, mga kababayan. Bago lang po Aircraft Combat. So probably ginawa ho yan ng mga maka-Duterte, ng mga pro-China, ng Facebook na yan, at saka mag-post sila doon na makagamitan po ng Russia, ng US o ng ibang lugar na kung saan para po matakot ang taong bayan. So ngayon ginamit ho yan itong ni Crisette Chu, mga kababayan. Siya po si Crisette Laurita Chu. Ipakita ko lang po siya pa, mga kababayan, yung kasama po ni Digong. So probably malaki siguro ang offer dito at kailangan na po dito magsalita po ni Crisette. Asali noon pa naman talaga, mahilig talaga ito magpalabas po ng fake news, mga kababayan, itong si Crisette. So ngayon, napansin namin yan kasi nga yung stealth fighter po, sabi dito, stealth fighter ng US or multiple stealth fighter land at the Philippine base in mystery move. Hindi daw natin alam na meron na pala daw mga stealth fighter dyan sa Pilipinas, mga dyan po sa military base po dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Marami na daw mga stealth fighter. I think alam mo natin yung stealth fighter, di ba?
So ngayon, kung i-zoom in ho natin, napapansin ba kaabayan? Siyempre kung nasa malayo ka, titingnan mo para sigurong totoo to. Kasi nga may flag po ng Amerika, may mga tao po diyan ng tauhan po ng Amerika diyan sa mga picture niya makaabayan. Pero kung i-zoom in ho natin 'yan, klaro po na edited. Ang tao nga makaabayan, parang lumutang lang po diyan, parang naglutang siya. At saka yan pong flag, diyan po sa likod po ng stealth fighter, yan po ay edited makaabayan. At ito po ang totoong original po na photo. Diba? Tingnan nyo kung gaano sila ito kahangal makaabayan. Kung gaano sila ito kasinungaling talaga. Alam nyo, ako lang dito ang naawa talaga dito po sa kanilang mga followers kasi inuuto lang makaabayan. Dahil nga sila po ay maka Duterte, dahil sila po ito ay maka pro-China, ang iba, pero hindi naman po lahat ang mga DDS po ng mga pro-China makaabayan. Hindi po lahat. Bakit ko alam? Kasi nga sila po ay tumatawag sa akin. Sila po ay nag-message sa akin makaabayan na kung saan Sir Ivan viewers po ako. So nanonood sila doon, nanonood po sila dito sa ating channel. Binabalan sa makaabayan. At dito, meron ng ebidensya na lagi silang nagsisungaling makaabayan. Tingnan nyo, ganyan ba na klase na mga vlogger ang tinatangkilik ninyo? Binibigyan kayo dito ng mga malinformations, binibigyan kayo dito ng mga fake news, 'di ba? Yan kasi ang kahangalan ng gonggong nito kasi nga sabi pa doon sa ibang mga nag-comment makaabayan, nag-ready na daw ang Pilipinas, nandiyan na daw ang kagamitan po ng taga US, mga stealth fighters or mayroon pang tangke silang nabanggit makaabayan, meron na daw para in case daw na magkainitan na talaga dito at saka mag-design na po yung Aquilino bang name yung makaabayan, US sa defense po sa US, kalimutan ko ng name yan eh, parang Aquilino yata siya, na kapag merong mamatay po na isang military dyan sa West Philippine Sea, at saka ito'y kagaguhan po ng taga-China, ipapatupad nila yung Mutual Defense Treaty makaabayan. So nakaready na daw yung US. Pero hindi po yan sa Pilipinas ang kuha na yan. Doon po yan kuha makaabayan, sa Russian, isa po yung Russian airplane. At saka yung a warplane nga pala, Russian warplane. This is taken in July 2021. Part of the presentation at the MAKS or MAX-2021, that is International Aviation and Space Salon held in Moscow, Russia. So hindi po yan sa US. Yan po ay sa Russia warplane makaabayan. Pero nilagyan po ni Crescet ng flag po ng US at saka nilagay po yan mga tauhan po ng sa aviation makaabayan. So parang makikita natin dito na parang totoo talaga. Pero dito po sa ginawa na inanikaset, pwede siyang makasuhan po ng US makaabayan. Altered tawag na yata yan. Correct ba si Sir Ivan? Inaltered nga pala yung photo nila at yan po ay bawal talaga. Lalo na pag involved na po dito ang kagamitan po ng US makaabayan. Bawal na bawal ho yan. So please po, doon po sa mga viewers po ni Crescet, doon po sa mga kanya mga followers, sumbong natin yan, pasawa yan eh. Makasuhan siya ng taga-US kasi bawal ho yan makaabayan. Okay? So anyways, 4 tayo kasi meron po ng 4 sa atin, Sir Ivan. Sir Ivan, meron po ng 4 sa atin na viewers. Kasi sabi niya, Sir Ivan, pakireact naman po. Ito rin tungkol daw sa charter change na nagpalabas po ng report. Ito pong Pulse Asia makaabayan. Nasabi pa nga niya, 3 out of 4 people, 3 out of 4 na people ay hindi daw paborito sa charter change. At ayaw nila na ambindahan daw ang ating economic provision makaabayan. Ayaw daw. Yan po ay inilabas po ng report po ng Pulse Asia. So sabi doon, 88% ng taong bayan ayaw daw sa charter change or hindi po dito pahilabtan po yung charter change sa Bisaya pa makaabayan. Pero siyempre, yung mababatas natin, sila yung taga-kamara makaabayan, nagre-react siyempre. Kasi nga nakita natin noon, doon po sa nilabas po, yung hindi po sa Asia yon, iba po yun na survey firm makaabayan. Diba, mas mataas nga pa ang range doon, mas mataas po ang survey doon na maraming tao na gusto po dito na namindahan po ang ating constitution nga pala. Gusto nila na pamindahan ito. Kasi nga, kapag mag-stay lang po tayo, sa the same pa rin po na constitution makaabayan, ating economic provision, the same pa rin po, walang improvement. So of course, we have to take rest also, pero ang rest na yung makaabayan is worth it ho yan. Bakit? Kasi matagal ho yung pinag-aralan ho nila. Pinag-aralan ho yan ng mga financial managers, economic managers, CBABM, at bago sila nag-decide po na amindahan ang economic provision. So yan po, ay plano po ni PBM makaabayan. Kasi alam po ni PBM na ang Pilipinas dito ay parang investment hub na po.
investment hub. Marami nang gusto dito na mag-invest po sa Pilipinas, pero lang ang problema kasi nga diyan sa ating nakasulat diyan sa constitution natin na hindi po magustuhan po ng ibang mga negosyante. So kaya nga yan po ay pinaamidahan po ni BBM. And after that, kapag full implement na mga kabayan, na amidahan na po, asahan ho natin marami pong mga negosyante, marami pong mga investors na mas papasok pa sa Pilipinas. Kasi maganda na po ang deal ng Pilipinas doon po sa mga investors, mga kabayan. So yan po ang hinintay. Pero tingnan nyo po, ipapakita ko lang sa inyo kung ilan lang ba dito yung mga ang nagsagot or sumagot doon sa survey, mga kabayan. From 41% of Filipino adults supporting charter chains efforts in March 2023, there are now only 8% daw in favor of the move. The pollster, which interviewed 1,200 respondents from March 6 to 10, said 88% of the Filipinos are not in favor of amending the constitution. Ayaw lang, makabayan. Ang tanong, sino ba dito ang kailangang pinagtanungan, makabayan? Or, ibahin natin, ano bang klaseng question ang ibigay nila doon sa pollster, makabayan, doon po sa taong bayan, kung paano nila to in-explain po doon sa kanilang pinagtanungan? Kasi nakita natin po sa kanilang question, may malisyoso siya na question, makabayan. Parang nagiging bias dito, parang ano, sa question pa nga lang, hindi na talaga maging pabor dito sa charter chains kasi minali-malila pag-explain, makabayan. Matatakot kasi ang taong bayan. Yan ang problema kasi dito sa mga survey firm. Hindi lang masyado nang i-explain, makabayan, kasi nga siyempre kapag hindi sila pabor at merong bayad ho yan, imposible naman kasi nagagawa sila dito ng survey na walang funds, makabayan. Pero sino ba dito ang sponsor nila? Yan po ang tanong. At siyempre klarong-klaro po ang sponsor nila, yung hindi po, yung against po sa charter chains, makabayan, yung kabilang grupo, di ba? So siyempre ang kanyang questioning dito, doon po papabor sa kabilang kampo, makabayan. Kaya yan po ang nangyari sa survey. Okay? So before tayo mag-form, makabayan, siyempre isa-tama natin ating mga silent viewers, saka lagi pong nandito po sa ating channel. Hi to Sir Leonardo Saliero, nandiyari po si John Kuan, Nonoy Florin Hills, Chet Salabet. Hi to Moonflower. And hi to Evangeline Rerolie, Aurora David, Rales Carlinga. Nandiyari po si Anoy Salazar, Connie Mayanova, Teresita Bihasa, Marquez Hernandez, Ricky Chavez. Nandiyari po si Ashen, Asenio Alberto, Dave Gimmer, 101. Hi to Jude Ranico, Glenn Resurrection, Dadoy Maranan. Hi to Emi Sarino, Jelen Cason, Tinker Bell. Nandiyari po si Carmila Sanchez from LA, California. Well, siya nga pala sa mga taga LA, California. Since nandyan po kayo, nandyan po itong si Tad, isumbong niyo po ang kanyang vlog. Yung tungkol po dito sa pagprotekta niya, pagdipinsa niya sa China, makabayan. Kasi nga, nandyan po si Tad sa LA, California, sa US, makabayan. Ulitin ko lang po dito, ang number one po na kalaban ng US ay China. Pero bakit siya, bakit niya pinutuktahan dito ang China at saka siya po ay isang US citizen, makabayan. So please isumbong natin, okay? So nandiyari po si Bulaang Propita TV, Francia Barge, HMTV from Rojas, Capiti, Rojas City, Capes, and hi to Lerma Sondita and Helen Caballao. Nandiyari po si Rodolfo Rabor from Tansa, Cavite, and hi to Jameson, Regen, Jariel, and Jim of Cute Pardo, Cebu City. Okay, so makabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po dito, itong ni Butanding, kasi nga napahiya siya doon po sa kanyang last vlog yung tungkol po sa Hudas, makabayan. At saka sinabi pa nga niya doon na darating na daw yung araw ng Pasko sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, malapit na mangyayari, kasi mangyari na ho yan, matatanggal na daw sa posisyon itong si PBM para daw ma-okay na ang sistema ng Pilipinas, makabayan. Pero kahapon na po nangyari yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pero bakit nandyan pa rin po si PBM? Bakit hindi nag-resign si PBM? Or bakit hindi po na-impeach si PBM? Sige nga, Butanding. Tapos ngayon, nag-ingay siya, makabayan, saka para maintindihan natin, kasi nga nagsalita naman siya dito tungkol po sa bigas. Yung pangako daw ni PBM na 20 pesos per kilo na bigas, bumalik siya doon, makahabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Happy Easter to you! Happy Easter po sa inyong lahat, ha? Alam nyo naman, ha, tayo mga Kristiyano,
Ito po ang pinaka-importanting araw sa ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo. At yan pong pangako para sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagdiktas. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas ang presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? E ginagalit tayo ng Marcos administration. San sila kasi nagkakamali? Pag sumakit ng tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigas, na kada kilo ng bigas, baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Yung kulob ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na magalabit ang mga taong bayan labang sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong na mamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mong hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako eh, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan, hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines, even if you serve only 2 years of your term. Susunod na aking vlog, iisa-isahin po natin kung ano yung mga tanging yama, mga nakaw na yama ng mga Marcos na nandyan sa Amerika. At tanungin natin, nasaan na yung mga nakaw na yama na yan? Buti na lang po, may buhay pang tao na alam ang inventaryo niyang mga ari-arian niya. Kala niyo ba, makakalimutan na natin yung mga nakaw na yama? O, di ba? High blood na high blood, makaabayan. Kasi nga, pinipindot na siya dito ng kanyang funders. Nang nagbabayad sa kanya. Baka sila ba niya, ano ba, Botanding, ano na? Bakit walang epekto dito sa mga paninira niyo doon kay PBM? Bakit hanggang ngayon, nandyan pa rin po si PBM? Presidente pa rin po. Kahit anong gawin nila, makaabayan, hindi ho nila maparesign si PBM. Hindi ho nila kayang impeach si PBM. Bakit? Dadaan mo na sila sa 31 million po na bumoto sa kanya, makaabayan. Dadaan mo na sila dito po sa mga loyalista, Maka Marcos, pati po sa mga pinklawan ngayon na sumuporta po kay PBM, lalo-lalo na sa mga businessmen, mga leader po, mga advisors na sumuporta dito kay PBM. Kasi nga nagustuhan nila ang ginawa po ni PBM, nagustuhan nila ang plano po ni PBM para po sa ating bansang Pilipinas. Dadaan sila, makakabayan. Ilan na naman sila yung lagi pong nasabi na dapat mag-resign ka na, wala ka na sa katinuan. Wala ba sa katinuan si PBM? Gunggong talaga ito si Botanding eh. Wala sa katinuan. Kapag sabi niya, sabi pa nga niya na kapag wala ka daw sa katinuan, eh libre na daw siya mag-resign, makahabayan, di ba? Okay lang daw, hindi naman kakahiyan na at least 2 years ka lang po naging nagpresidente dito. Pero sino ang iupo na dito, makahabayan? Si Bibi Sara? Maka China? Si No Comment? Tsaka sabi pa nga ng vlogger po si Banat Bay na hindi daw trabaho po ni Bibi Sara, nasasagot po sa issue ng West Philippine Sea kasi wala pong paaralan diyan po sa West Philippine Sea, makaabayan. Hindi alam dito ni Banat Bay. Pero kahit set aside natin po, ang ibang functions po na isang vice president, kahit ano lang, kahit bilang isang Pilipino na lang po, hindi pa kaya natin ipagtanggol po ang nangyari diyan sa West Philippine Sea? Hindi pa natin kayang ipagtanggol po ang ating kasundaluhan diyan po sa West Philippine Sea na kung saan binubuli po ng taga-China? Hindi ba yan kayang gawin po ni Bibi Sara, Banat Bay?
bilang isang Pilipino na lang ho, kahit hindi na siya naging president, kahit hindi na po naging vice president siya dito, kung ano bang functions niya dito sa vice president, na samantalang dapat talaga siya dito na maging isang executive member sa National Security po Commission, mga kaabayan. Pero kahit hindi na lang ho yan, kalimutan natin yan, dapat pagiging isang Pilipino lang po. Diba? Correct if I'm wrong. Ngayon, mga kaabayan, pag-uusapan rin po natin, ito pong si Tikia, kasi nga meron siyang interview doon po sa SM na makahabayan. Ito pa rin po tungkol sa dyan sa issue ng US Philippine Sea, kung bakit daw nakofocus ang issue ang gobyerno po ni UM dyan po sa West Philippine Sea, na samantala marami itong issue na mas mahalaga pa sa West Philippine Sea, makahabayan. Nakita ko dito, ito pong si Tikia, hindi po nanonood po ng balita, makahabayan. At bakit? Sagutin natin siya. May tanong lang po, ma'am. How can we convince this government po, ma'am, na yung sinabi nyo kanina maganda po yung internal, marami po tayong problema dito sa loob, ma'am. So how can we convince this government, the president, kung you are given a chance po? Well, ako klarado eh. Meron tayong... La Nina, di ba? El Nino rather. Magkakaroon tayo ng El Nino. Water will be very hard to conserve and to have. Meron tayong pag-aani. Di ba? Yung pag-aani na yan, may kwan sa supply and demand ng ating pagkain. Meron panukala tungkol sa pagtataas ng minimum wage. Ito mga basic. Okay, so wait, doon pa lang natin sa sagutin, mga kaabayan. Kasi sabi niya, ang pwede niyang gawin o i-advise dito kay PBM, ano ang gobyerno po ng PBM ay dapat daw dito sa issue po ng ano ng El Nino, mga kaabayan. 'Di ba El Nino daw, kasi nga siyempre ang tubig to ang problema. Hindi ba nakita sa balita 3 months before pa po yung ano yung El Nino na darating, makahabayan, meron na pong ginawa dito sa PBM na preparedness at saka para dito sa mga ano para po to sa issue po matugunan po yung mga kababayan natin po na mga farmers, ang kanilang basakan, nilagyan na nga dito ng irrigation, makahabayan. Ang irrigation nga doon solar na. Hindi ba niya alam, makahabayan, ginawa na po ng gobyerno natin 'yan? Or baka ayaw niyang tingnan kasi nga masilaw siya ito, makahabayan, masakit po silang mata. Hindi pa na alam na advanced thinker po ang Marcos admin. Alam nila na mangyayari po yung El Nino. So doon pa lang, 3 months before, meron na silang ginawa ito na hakbang, makahabayan. Ang ating pong kababayan pong mga farmers, tinulungan po ni PBM. At hindi po yan pwedeng hayaan na po. At saka yung Tagalog ng pasag na, makahabayan, hindi lang po yan hayaan ng ating gobyerno na masira po ang kanilang mga pananim dito at hindi po dapat na sila at saka dapat po na sila po itulungan dito ng gobyerno para po maganda ang ani dyan po sa Pilipinas, makahabayan. Ginawa na ho yan ng gobyerno natin. Pero bakit hindi alam nito ni Tikia? So kung naayos mo yung trabaho, naayos mo yung pagkain, naayos mo yung kalusugan, at ito'y nararamdaman, hindi lang proclamation, ha? Hindi lamang nasa papel. Then sige, pumunta ka abroad. Sige, bisitahin mo yung mga OFW. Yung rason mo, any sitting president. Teka lang. Sabi pa nga nila, bakit daw laging lumalabas po ng bansa si PBM? Pasyal, makahabayan. Tapos ngayon sasabihin niya, ang advice niya, lumabas ka ng bansa, kakausapin mo yung mga OFW po, at saka kung tingnan doon kung ano bang kaya ng pwedeng suporta na may bigay po ng ating gobyerno. Hindi ba yung ginawa ni PBM? Sabi pa nga na iba mga makadarating na walang kwenta daw yung ano yung palipad-lipad ni PBM, pasyal na, makahabayan. Tapos ngayon i-advise pala niya na lilipad si PBM, kung talaga eh. Hindi ba ito nag-isip-sip, Tikia, makahabayan? Parang late. We'll have to go abroad because of the large numbers of OFW. Now, ano ba ang programa mo sa reintegration? Ano ba ang programa mo sa mga OFWs na matatanda na gustong bumalik? Diba, wala tayong naririnig na ganun. So, teka lang, nagtanong siya. Ano ba ang pwedeng magawa po dito na programa para doon sa mga OFW na gustong uuwi, makahabayan? Tinanong niya si PBM. Hindi ba niya alam, in-implement na ho yan matagal na ng DMW, makahabayan? Diba? Baka siguro ganun din ka ni Arnel eh. Baka hindi niya alam, makahabayan. Baka siguro itong si Tikia, pasaway ito. Baka isipin kasi ng taong bayan,
Sa makarinig sa kanya, walang ginagawa po ang DMW pati po itong si Arnel Makabayan. Hindi mo niya alam ang OWA, suportado po yung mga in distress dito ng mga Pilipino, yung mga nauwi po ng mga Pilipino, binibigyan po yan ang suporta ng gobyerno natin. Binibigyan sila ito ng pangkabuhayan, Makabayan. Hindi ba natin alam yan? O hindi ba alam ng Takiya? Kung talaga eh, dapat mag-resist talaga eh. Samantalang ang OFW ang isa sa drivers ng ating ekonomiya by the remittances. So, tapos ang ginagawa lamang, hindi, makikipagkita kami, pero mapupush yung mga organizers na magdala ka dito ng tao para may papalakpak sa amin. Parang, hindi naman tama yun. Maganda sa... Ang ibig mong sabihin, mga hakot yung napuntahan doon sa yung ma-meet po ni PBM yung mga Filipino community, Makabayan, during po sa kanya mga state visit. Ang ibig mong sabihin, mga hakot yun, mga legit yun, Tikiya. Mga ano yun, mga totoo lang supported po ni BBM at hindi yun sila bumaliktad. Kahit anong gawin nyo dito na paninira po, dyan po sa gobyerno natin kay BBM, may mga solid po na supporter po si BBM. At kahit anong gawin nyo dito na mga paninira, mga ginawa itong mga video na mayroong polboron, bangag daw sa BBM, meron na tayong adik po na isang presidente, hindi po maniniwala sa inyo ang mga Makamarcos, mga Lulista, at sa kapatid po ito, sa lahat po naniniwala po sa kakayahan po ni BBM. Hindi po yun mga hakaw, mga kabayan. Mga legit ho yun. O ang sinasabi niya, o itong mga batas na ito, napirmahan na namin, o itong mga reintegration plan, na ayos na namin. Wala namang ganong sinasabi eh. Ang sinasabi pa rin, yung issue sa South China Sea, yung issue sa saligang batas, di ba? So yung basic, yung politics of the stomach, yun ang kailangang maipresenta at maramdaman ng tao. Ang ibig niya sabihin, incompetent yung ibang ahinsya sa Pilipinas. Walang ginawang kaabayan. Ang ibig mong sabihin, pati yung Department of Agriculture, nakafocus din po dyan sa West Philippine Sea. Gonggong mo ito, meron pong ibang po mga ahinsya. Nakafocus din po sila doon sa kanilang field, mga kaabayan. Ang nakafocus dito sa West Philippine Sea, siyempre si PUM, kasi siya dito ang chief architect. Kasama niya dito ang yung AFP, ang maritime, ang mga sa DFA, sa foreign affairs. Sila po itong nakafocus po dyan sa West Philippine Sea. Pero iba pong ahinsya natin dyan sa Pilipinas, iba po na field. Ang ibig bang sabihin ito ni Takiya, lahat po na ahensya nakafocus sa West Philippine Sea. Pati pala yung PSA, pati rin pala yung PhilHealth nakafocus sa West Philippine Sea. Gunggong talaga eh. Tsaka alam nyo kaabayan, ganun talaga yung mga mindset ng mga maka-China. Yung mga klaro talang nabayaran dito eh. Kahit alam nila na mali po ang kanyang sasabihin dito, mamaliin nila yung isyong tama kasi nga sa dito'y bayad, Makabayan. Talaga, alam nyo, sinasabihan nyo lagi si Sir Ivan na bayaran. Kitang-kita dito kung sino dito ang totoong bayaran, Makabayan. Diba? So anyways, forward po tayo para marami itong mapag-usapan, Makabayan. So ito na po ang ating main topics, kasi nga meron nagsiwalat dito na kung saan isa po sa mga journalist doon po sa Japan, Makabayan, tumawag dito kay Waldy Carbonell. Itong si Waldy, siyempre, marami ho yung mga kakilala, Makabayan, at sabi po ng kanyang kaibigan, nandun po nakabase sa Japan, na maglalabas sila ito ng article sa newspaper at kanilang referensya ay ang Forbes Magazine, Makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this! Ang ating punta talakayin ngayon ay pinasa po sa atin ng ating kaibigang correspondent na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Siya po'y nakasama ko nung nag-coverage kami ng US invasion sa Iraq, sa Baghdad. At ngayon po ay nagbibigay po siya ng mga balita sapagkat siya po ang senior correspondent for Asia ng Asahi Shimbun newspaper in Japan. Ang sabi niya po sa akin ay meron daw bagong latala na ito ay ibubulga ng Forbes Magazine ng Amerika next month, itong April. Ang kasama na po ngayon sa mga bagong talaan ng mga bilyonaryo sa Asia, maliban kay Henry C., Lucy Tan, Manny Villar, at kung sino Andrew Tan, at kung sino-sino pa mga Taipan o mayayama mga bilyonaryo sa Pilipinas. Kabilang na po dyan ang traidor duwag na Gabawenyo ng pangalan po ay Rodrigo Roa Buang Duterte.
Abay, bigyan natin na pala itong buwang na ito. Bakit kaya? Alam ko po ang kasagutan. Siguro gusto niyo sabihin ko ang kasagutan. Sapagkat ito si Rodrigo Duterte ay isang mandarambong plunderer, magnanakaw ng taba ng bayan at nagpapanggap na siya di umano ay walang ninakaw kasi nung ano niya po yan. Kaya niya pinapatay, tandaan po niya sinabi ko, pinapatay ang isang broadcaster sa Davao sapagkat binulgan nito na yung girlfriend ni Duterte ay niregaluhan ng isang kontrata sa paghahakot ng basura sa halagang 1 million pesos a day, 360 million a year, kulang na lamang ng 5 million para maging 365. Ganun pa man, kaya alam ko po ang pangalan ng girlfriend niya, hindi yan si Hamilet, hindi yan namin ni Sarah. Ngunit, yung po nagpapatay kay June pala ay si Duterte sapagkat ibinulgar niya yung pong sabwatan ni Rodrigo Duterte ng siya'y mayor pa at ng kanyang kalaguyo na ang initial po ay letter T at ang apelido ay letter B. Alam na alam po ng mga talagao yan. Kung ang girlfriend lamang binibigyan na po ng 360 million peso award ng isang kontrata sa capitalization ng kumpanya na meron lamang 620,000 pesos authorized capitalization. Abay, special relations po yan. At ilang beses po itong ginagawa. Noong isang araw, 2 days ago, mga Martes yata yan, lumabas po sa social media at sa ilang mga column na mayroong unaccountability itong si Congressman Paolo Duterte to the tune of 61 billion pesos. Abay na luma na yung kanyang ate na dating mayor, si Sara Duterte. Si Sara Duterte, mga kaibigan, ang confidential funds niya, dinadala naman niya po yan sa confidential funds, ay higit kumulang nasa 500 million pesos every semester or 1 billion every fiscal year. Ang ating pong isiniwala at isang araw ay yung Auckland April Rose na kung saan meron pong general na nagulong sa akin sa telepono na nagsabing tuloy-tuloy itong April Rose. Ano po yan, April Rose? Yan po yung binulgar po natin na plano na mahiral sa pangungunan ni Duterte, hindi po hiniral yan, may voice stop lang yata rin, na maglunsad ng kudita ngayong Abril upang patalsikin si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang pangulo at ang kanilang ipapalit ay si Sara Duterte bilang vice president. Okay, so any comment, reaction, or suggestion tungkol dito sa mga topics po or mga balita na ipinapakita ko sa inyo, feel free to comment dyan sa baba, mga kabayan. Okay? So anyways, yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! And before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, alam kong hindi ako perpekto. Minsan, nakalimutan kong magdasal. Minsan, tinatanong ko ang aking pananampalataya. Minsan, ako ay nababalisa dahil sa aking mga alalahanin. At minsan, lumilingon ako sa paligid at nagsisimulang mag-alala tungkol sa aking kinabukasan. Diyos ko, tulungan mo po ako sa mga hamon sa aking buhay dahil kailangan ko ang iyong lakas araw-araw. Pakiusap na tulungan akong gumawa ng tamang pagpili sa bawat problemang kinakaharap ko. Naway ipakita mo ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat po sa pagsama mo sa akin. Sa piling mo,
kakayanin ko lahat ng problema sa buhay ko. Naniniwala ako na ang plano mo ang pinakamaganda sa buhay ko. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.